matches. Last chance to get another sweep in the group stage. Punta na tayo sa ating casters, Chantel and OSX. Kayo na to. Secured na ang NIP Flash sa kanilang mismong journey na mas lalakbayin pa nila yung buong bracket ng MSC 2024. Pero ngayon, RRQ here with the hopes to end and exit gracefully. We look forward to see them kung ano nga ba magiging bawi nila for this game. Again, kung babalikan natin ang history ng RRQ Akira before, talagang nakilala natin sila as a team na hindi sumusuko. Kaya marami din nagmahal sa kanila. Yung parang sabihin na natin nung mga moments na akala nila wala na pag-asa, nilaro pa rin nila at their best possible way. So yun yung aasaan natin dito para sa RRQ Akira. And yes, NIP Flash, kailangan lang nila ituloy yung momentum na yun na pwede nilang i-translate sa kanilang mga susunod na laban. And it's surprising na makakakita tayo ng Cho ulit. Parang na-miss ko si Cho na tank lately. Pero grabe yung suntukan agad, OSX ni JPL tsaka ni Luis. Simula nung game number one, lagi talagang back and forth ang naging labanan ng RRQ Akira. Mainly because of the hopes of fighting for tournament life. Pero I love the playstyle na pinapakita nila ngayon. Again, naging balance na naging adjustment ng RRQ Akira from being aggressive. Now medyo mas naging, maging naganda yung timpla. Heading to MSC 2024. But for NIP Flash, we're seeing the Hayabusa. At sabi nga ng panel kanina, ito yung throwback na pick kung saan pinapriority ang Cho at ang Farsa. Oo, pero hindi na siya kagaya ng dati. At yun yung naging maganda ngayon kasi sa mga hindi nakakaalam, bumabalik na po talaga slowly ang Assassins. Nung isang araw nga, si Kyrie ay nag-funny. Gumamit ng funny. Nakast din pala natin yun. Oh, so kalaban nila na team, Ling yung gamit. So talagang nagbabago at patuloy na nag-upgrade at nagpa-patch ang ating game. So sure tayo na yung mga heroes na hindi nagagamit ay baka makakita na natin ulit next time. Nakausap ko din ng one of the coaches dito sa MSC 2024. Ang naging struggle din nila and also ang naging adjustment is yung mismong patch na nangyari in the last 2 weeks. And ito nga yung shift na sinasabi mo about the assassin choices for MSC 2024. Bumalik nga ngayon si Fredrin but up against Hayabusa, ito yung matchup na magandang panoorin. Ano nga pa yung magiging follow-up or combo nito? Dahil nga, kung Hayabusa ang pag-uusapan, ito yung mga late na pumapasok sa mga laban, yung mga pagnakaw, yung mga retry steals. Ito! Ayan nga, kakasabi pa lang ni OSX. Pag nanakaw ng mga objectives, nakuha agad ni Trajanus. Meron mga flicker cheat ko to para kay JPL. Kaya naman first blood against Luis ay makukuha dito ng NIP Flash. Silence nga doon ang Faramis dahil nga merong burst firepower ngayon ng NIP Flash. Also, Tekashi hindi ata pumapayag the pokes. Meanwhile, pumunta ang camera sa taas. Gusto na Gusto receiving damage. Vanix, lalalim ba si Hades? OG Shadow Kill! Kinuha si Gusto na Gusto. Talagang gusto nilang pigilan si Gusta dahil siya din ang magiging threat dito para sa NIP Flash later on and nice space siya agad para dito kay Vanex. So we could see na para dito sa ating laban na Hayabusa ang damang din pagdating doon. Si Hades na lamang in terms of EXP na nakuha. Mabilis talaga mag-farm yung Hayabi din. So probably pagdating doon sa level ay lamang din siya against King. It's something na kailangan ditong makuha ng ng RRQ Akira kung gusto lang mag-contest dun sa mga objectives. But look at that, konting poko lang ay aaray na agad against King. Speaking of King, JPL with the vision. Wild charge, JPL mukhang hindi ata makaiwas at mukhang hindi ata papalagpasin ni Gusta La Gusta na kuha ng unang kill ang Harith ng RRQ Akira. Oo, grabe dito yung palitan. Parang ano lang muna, OSX, kalmado lang muna yung mga teams natin. Again, for RRQ Akira, gusto na tapusin yung laban na merong high hopes na sa susunod na magtatagpo tayo. Huwag niyong kakalimutan itong laban na to. Pero yun nga lang, si Tekashi ay hindi nakalimutan ng NIP Flash na ikutan. Merong paggamit doon na knockout strike. Pero sa may top lane, si Gusta La Gusta na naman ang nabigyan. At si Vanix dito ay gustong kuhanin ng RRQ Akira. Pero medyo malalim na ang mga players dito ng RRQ. Kaya naman si JPL ay nandito na rin para suportahan at bantayan ang kanyang mga kakampi. That's the second takedown for this Harith.
Kailangan nila ngayon ng damage, magic damage for this composition for RRQ Akira. Respectable sila ngayon sa second objective, but NIP Flash, may kakayahan para secure the meanwhile. Tekashi, kumukuha na lang din ng vision, but hindi mo na makakalapit ang RRQ Akira para kumontest sa objective na yon. Grabe pala, no? Sa, ay, wait lang, sa may gitna, sa ilalim ng torre. Ay! Tinamaan ng Ghostbusters dito si Kuya Hades. At gusto ko lang sabihin, pag nagsuspawn pala yung turtle, lumalabas din doon sa ating Amazon Arena. Kanina nandun sa ano natin sa camera, suspend din siya doon sa stage. Dito lang namin nakita sa Amazon Arena kung gaano katangkad si Farsa, gaano katangkad si Fredrin, pati na rin yung turtle. Saka kung gaano kalaki si Edith. Oo, at sobrang overpowered na talaga yung mismong stage na hindi talaga makita si Harris sa likod. Oo, talagang nga yan yung mga ano natin, mga nakikita. Uy, wait lang. Kamuti ka na, napagamit pa dito si Gus Talagusa na kanyang Zaman Force. At continuous ang poking na ginagawa dito ng NIP Flash and even pressure doon sa may itaas. So pwede na itong ipoke from time to time ni Vanix. Although kamuti ka yun ha, pwede siyang bigyan ng wild charge. Pero delikado rin pala kasi wala yung Harith kanina. Delikado din kasi because yung level gap ni Vanix ngayon is two levels ahead against Gus Talagusa. At napil nga niyang paulit-ulit yung Harith na to in the gold lane. Looking at NIP Flash, gusto nila i-control din yung mismong waves heading to the mid-game. Diablo, Tekashi, sinusubukan lang i-poke, pero ito ngayon gustong gawin ng NIP Flash. Get coverage at yung mismong micro-gaming nila against RRQ Akira, dahan-dahan nilang binubuhosan na maging aggressive. Dahan-dahan lang din na munang nagkakaroon ng items dito ang ating mga kakampi, or kakampi, naging kakampi lahat bigla. Yung mga naglalaro. Ayan. Swerte mo naman, gumakampi mo yan. Pro player na pala, no? Easy 20 stars ka nun, ate. Panagkataon. Ito ang delikado yata sila, Vanix, sa may taas. Pero dalawang players lang to na RQ. At napakaganda ka face check para dito kay JPL. Pero mabibigyan yata ginamitan na ng wild charge. Meron nga lang flicker hop. JPL is still alive at napilitan pang gamitin dito yung Netherrealm. Mukhang sinadyayo ng RRQ Akira dahil nga makunat kasi lang ngayon. Tatlong member na kasama yung ang Grok na nakadikit sa wall. Talagang na-force out nila ang ultimate ni JPL. At ultimate, di pala, yung flicker! Oh, so kung nagkataon na walang flicker si JPL noong moment na yun, probably it could have been a kill para dito sa RRQ Akira. But things are looking good for the team. Lamang din sila pagdating sa goal at napakahirap hulihin. Kung titira mo yung lineup dito, OSX ng RRQ Akira, sinong huhuli kay Kuya Hades mamaya? Oo nga, no? Dahil kung ikaw mga naman ng merong OG Shadow Kill at bumabalik yung mga ganitong klaseng mga play, paano nga ba yung kagat? Paano nga ba yung hila? Dahil kung titingnan natin yung mga na-item na nakuha din ng mga kasama natin dito from NIP Flash, Hunter Strike, may Sky Piercer na rin. Oo. So for continuous kills, stackable damage din ang makukuha ni Hades while using that ultimate. Dahil kung pag-uusapan natin yung peel, nandiyan si Curtis na may Feathered Airstrike na may kasama pang stun. And also, yung I'm Offended play ni Diablo. So I'm saying, it's a death trap. Pero kung ito ata, counter go na RQ Akira. Ito na nga yata, pero mabilis sa kamay ni Kuya JPL. Ang dami niyan nakuha namang ultimates dito ng RQ Akira. At dahil dyan nagkaroon ng space doon sa may managitna para makasira ng torre si Diablo. At nakapag-farm din si Hades doon sa pwesto ng jungle sana ng RRQ Akira. Pero iikot dito si Tekashi at aalis muna habang si Diablo lata ang pwede maging target dito ng RRQ. Cross. Okay, ano lang muna, pokes lang, pokes. Pokes and also cross-map, push and objective sa ginagawa ng NIP Flash Hades. Kahit mismong sumisilip siya doon sa orange buff, nag-clear din siya ng wave sa baba. And RRQ Akira is really being put to a corner kung ano nga bang dapat nilang gawin or dapat nilang i-counter against NIP Flash. Habang nag-rotate yung apat, hindi din pinapabayaan. Ay! Isubos sa baba, ano ka po? Gusta la gusta! Oh, si Gusta la Gusta, bigla na wala. Akala natin more on poke lang, masakit na pala si Vanix. Ito na yung pinakabunga na pag-rotate lagi doon sa may lane ni Gusta la Gusta at pagkakaroon ng space. Kaya Vanix na talaga makapag-deal ng damage against him. At tama nangyari yun, meron naman flicker na Jit Kondo or Wave the Dragon pala para kay JPL at dahil dyan, patay na si Luis. Pwede ding i-kill dito sa may managitna si Sagan, pero nahatak si Diablo. Makunat pa rin dito ang isang Ruby and 2-5 ang ating score para sa almost 9-minute game time. Kung titingnan mo yung follow-up ng NIP Flash, no? Kahit humabol sila, gumawa sila ng counterplay, napaka-delikado. But Hades will secure this Lord. At Diablo, mukhang half HP ang makuha sa kanang RRQ Akira, pero lalaban pa rin ata sila! At
dahil dyan nagkabigay na. Vanix is gonna be down. Mukhang meron yata ang bawi dahil double kill na. Dito si Gusta Lagusta para sa ating laban. But Lord still is on the side of NIP Flash. Madali yata para sa kanila na depensa dahil ito pa lang naman ang first Lord ng ating laban. Magki-clear at pwede ding matunaw. RRQ Akira will eye to take this objective down. Meanwhile, Curtis ginamit ang wins by wings na force out yung wild charge. Yung wall! Sa labas ng mapa! Oo, pero dumating. Sabi ni Curtis, okay lang, ginamit yung wings by wings, pero hindi na aki makakakampi. Pero nga lang mabibigyan na dito si Hades. Kamuti ka na, pero na, hindi na, totally. Nakakuha na si Sagan at si JPL medyo na palalim. Para dyan ay makakapag-depensa ang RRQ Akira dun sa may itaas. So kailangan maging maingat ngayon ay NAP Flash na maging aggressive sa pag-e-engage. May kita natin sa replay. Balikan natin ulit ang replay na yon. Sagan and taking down Hades. Na force out nila doon yung ultimates, but it was a great response then for NIP Flash to continue that back and forth exchange. Dahil doon nga natin nakita na si JPL at si Hades ang tumumba. Looking at that situation, RRQ Akira, ayaw nilang pabayaan na mawalan sila ng lanes or even yung mga minion push dahil wala pang tore ang naukuha ang RRQ Akira against NIP Flash. Ang tawag na natin dyan, OSX, ay tiis pogi. Kailangan magtiis pogi dito ng RRQ Akira para maging pogi. Yun naman talaga yun eh. Magtitiis ka para maging pogi. Yun, tama naman eh, kasi kung titignan mo din naman kasi, kung ikaw ay meron ka kayahan para i-hold or i-counter, or meron kang crowd control na pwede mong itapat sa kay Cho, even for carry ka, so mas maganda nga rin talaga na kailangan nila magtiis dahil kailangan nila ng items. Tama ka nga dito, dahil nakuha nga ni Gusta Lagusta ng kanyang Holy Crystal. I think with this, may kakayahan sila mag-poke, gamitin ang wings, ang mismong Synchro Fish Breaker Conceal Play na ginawa ng RRQ Akira. Walang tinamaan doon si Luis sa kanyang Wild Charge, habang si Hades ay aalis at babalik doon sa kanyang Shadow. So wala matutuloy na team fight dahil makakaalis at makakatakbo mga players dito ng NIP Flash. So kailangan maging maingat kayo ng RRQ Akira dahil since nagamit na nila yung mga ultimates, pwede sila ibigyan. Matutot ka lang, tatama na energy eruption dito si Diablo. Haharangan na pader. Pero sabi nila parang delikado yata na ituloy yung teamfight habang meron na ditong shadow kill para kay Hades. At buhay pa rin. Saktong-sakto yung pagkakapasok doon ng Netherrealm ni Sagan at ang haba ng mga pokes na ginagawa ng mga players natin. Pero wala pa rin casualty para dito sa ating laro na pwede nang umabot ng 12 minutes ilang segundo lamang. The micro play of NIP Flash initiation mula sa OG Shadow Kill ni Hades. Kung titingnan mo, yung half HP na ginamit na rin to regen against 3 members. Pero ang naging follow-up doon ng NIP Flash, ginagamit nilang paulit-ulit na follow-up yung Feathered Airstrike. Kung napapansin mo, si Sagan ilang beses lumabas sa Spectre State, na automatic na nasa stun yung dalawa niyang kasama. In that way, sobrang delikado yun na pwede pumesto ko agad sa JPL para makuha na isang pick-up from RRQ Akira. Grabe talaga si Curtis. Parang naglalato-lato lang. Oo. Kaya sumikat din yung lato-lato ang gawa ni Curtis. So, saktong-sakto din yung pagkakabita. Ayan na nga ba, sinasabi natin, nabigyan na si Sagan. But since this is a promise, madali lang naman na mabubuhay. So meron siyang stock 4 seconds na dyan na rin. Ang difference nga lang is, since atay pa rin dito si Sagan, medyo mahirapan si Luis na magbigay agad na vision. At nagamit na, by the way, agad dito ni Curtis yung kanyang ultimate. King is gonna be down. Wala dito yung retribution order sa RQ Akira. At si Luis dito may pilitan na gamitin yung kanyang wild charge para makakuha ng kill. Si Vanix doon ay makapatay na. At bibilis ngayon ng mga players ng RQ Akira dahil ginamit na rin yung Nether Realm. Sino kakakuha ng Lord, si Hades pa rin. Sabi nila NMP Flash, pwede na tayo dumiretso for a teamfight. Gusta lang, Gusta is down. Habang si Diablo lalaban sa dalawa, si Tekashi at si Sagan ang target nila. Triple kill na sana si Gusta lang, Gusta, pero makapatay pa rin sa kamay dito ni Curtis at dahil dyan, wipe out ang side ng RQ Akira. NIP Flash creating the best possible scenario at merong push na gagawin ang team na to against RRQ Akira. Babalik natin yung replay na yun. Kung makita natin, merong attempt si Tekashi, but Hades ginamit kaagad yung OG Shadow Kill na talagang nag-follow up lahat si Diablo na nanggaling sa backline. Ang naging response doon mismo ng RRQ Akira ay mag-fall back. Kaya doon natin nakita yung NIP Flash, hinabol kaagad sila isa-isa. Oh, si JPL, sabi niya, hindi na dito pwedeng makatakas yata si Luis, pero na makunat pa rin talaga yung Grak. Madedebensahan pa rin dito OSX ng RQ Akira yung Lord. At may kita natin ngayon para sa ating mga items, ang laki ng difference pala nung sa jungle natin. Isipin mo, yung isa utility jungle, isa damage. So parang dun pa lang medyo mahirap na ako yung
function nung dalawa. Pero pare silang retribution holder. Yun nga eh, ang kulang na lang ata dito kay Hayabusa kung gusto man niya yung Malefic Roar. Yun ako for physical penetration. Dahil makunat nga talaga si Luis. Look at that poke. Magic damage. Kumuha ng almost half HP ang pwede makuha sa Grok na yun. But looking at this situation, naghahanap ngayon ng RRQ Akira ng isang play. May conceal! May conceal na kalaban. Ba dito? Parang sabi dito na side ng NFA Flash, nagamit na yung conceal. Nagamit na rin ni Netherrealm, kaya pwede tayo yata tayo pumasok. Ginamit dito ng JPL Shulpo para makatakas. At dahil dyan, merong Winter Crown na parang gusto nila gusto, pero buhay pa rin na timingan dito ng NFA Flash. Kamuntikan na rin si King, pero layo ng tinalon dito ni JPL. Mamatay nga lang sa ilalim ng tore. Isang patay para sa NFA Flash, si JPL lang. Para dito sa side ng RQ Akira, King at gusto na gusto. A double kill for Hades. Following up on that chase, the pursuit na ginawa ng NIP Flash. Dalawa ang nawala, tatlo ang dead defensa. Sinusubukan pa rin harangan ng minion waves gamit ang wall ni Luis. Ngayon na may waves na magpo-push, pero meron nga ba ang gustong gawin na NIP Flash para matapos ang lalim pa rin ni Hades? Ay! Sagan is down. Okay lang daw, ang bilis ng kamay. Pero makakasalubong dito, dalawang players mauutog pa nga, kaya mabibigyan ng shutdown dito ni Luis. Lumalaban pa rin ang RRQ Akira para dumepensa. Diablo dito, hindi kakayanin ang kunat niya. With a synchro vision coming in from Gusta La Gusta. Dito at natin may kita na magkakaroon ng reset ang dalawang kuponan na to. Another Lord ang pwedeng magdikta ng laban na to para makabawi din ang RRQ Akira. Two members down at mismong in less than 20 seconds, babalik na rin si Diablo and Hades. Pero ngayon kakayahan ng crowd control. Ito yung gustong laro ng RRQ Akira. Double front line. Kailangan lang nila ng damage para makontest yung Lord na to. At kailangan nila tingnan kung saan pipwesto si JPL para hindi sila makounter go at magkaroon ng magandang set para kay Cartesi. Hinahayaan lang talaga nila. Sino makakuha nito? At dahil dyan, it's gonna be Luis para sa RQ Akira dahil nga naman wala si Hades nung moment na yon. After makuha yung Lord, Mamba out na agad para sa mga players ng RRQ. At ito na yung sinasabi natin, gusto nilang tapusin itong laban if ever with a high note. At kita naman na talaga na lumalaban dito ang mga players ng RRQ. At hindi muna sila papayag na pwede na silang makuhaan ng isa pang tore dahil merong Lord ang RRQ Akira na pwede munang kumuha ng isang wave dun sa taas. But nirespeto ng NIP Flash, wala pa nga silang jungler dun or si Hades. Ngayon lahat ng mga miyembro ngayon ay pwede dumipensa. But ano nga ba magiging priority ngayon? Dahil kung titingnan natin yung damage ni Vanix alone, kahit anong kunat, kaya talaga nilang tapataan. Oo nga eh. Setup lang talaga. Kailangan lang talaga sila yung mauna. If not, may hirapan sila. Pero ang ganda ginagawa ngayon ng NIP Flash, ha? Kinakat nila yung minion wave para after nitong Lord, kaya na nilang dumipensa or wala nang dadating para sa side dito ng RQ Akira. And look at Diablo at si Hades. Dalawa pa nga. Dalawang lane. Oo, dalawang lane. At si Tika sila nandito at buhay para dumipensa. At mukha ito yata yung pinaka-target nila. Pero yun nga lang, patay na dito si Curtis at saka si Diablo. So naging maganda ngayon para sa side ng RQ Akira. Ito na yung sinasabi natin sa laban ng jungle na utility at saka assassin. Mabilis, yes, dito ang side ni Hades, pero hindi kaya dahil tatamakan pa nga dito ni Sagan. At dahil dyan, buhay pa ang RQ Akira. There was a risky attempt for NIP Flash na pahamak din ng tatlo. At 30 seconds, mababalik si Hades. May kakayahan ng RRQ Akira to push this base ng NIP Flash. Napalalim nga sila sa mismong pagkat ng lanes. Dalawa ang kayang dumipensa sa Cartesi. Babalik na rin. Nakuha na rin ang Torres sa gitna. Sinusubukan mag-buy time ni JPL. Winter Crown for Sagan. Ayan ang RRQ Akira. Makuha na ba nila ang base ng NIP Flash? Isa na lang ang kulang para dumipensa. Tinaming peel! Luis! Munti ka na si Kuya Luis. Kamuti ka na dito ang NA Flash. Pero buhay pa rin sila dito sa laban. Hindi naging sapat yung minion wave dito na bit-bit ng RQ para mapigilan or tapusin yung laban. Dahil nandun din lang naman si Curtesi at si Vanix kanina para mag-defend. So walang gustong magbigay dito sa ating dalawang teams. Parehas na 16. Halos parehas na lang din na kompleto na yung items. Advantage on the gold as of this moment. Dahan-dahanan, di tayo magbibilang. Dahil ang bibilangin natin ngayon ay ang TikTok timers na pwedeng lumabas
At kung merong may ma-pick off dito, either from RRQ Akira or NIP Flash, magiging delikado ang kanilang team fighting comeback. Dahil kung pag-uusapan natin ang mga pick off potential, JPL na meron na rin Immortality, Luis as well na pwede mag-initiate, may Winter Crown na rin ata siya. Slowly na pwede siyang kumuha ng pick off from NIP Flash. So dito pala natin makikita na yung positioning ng dalawang kupunan na to heading to this Lord ay magiging crucial. Kung nakita niyo yung ating screen kanina, nakita natin yung exact height kung ano ang itsura ng Lord dito sa Riyadh. Oo nga pala, lumalabas nga pala yan sa screen natin. Tsaka nakita rin natin si Gusta Lagusta, pinakita rin 10-5-1 para dito sa Harith. Napakagandang flicker para kay JPL dahil dyan nagamit na yung wild charge ni Luis. At nandito na naman tayo sa Lord Dance. This could be the Lord na pwedeng maging dahilan. May multiverse kasi sa ML. Yan, may multiverse din ang isa sa mga casters, si Arashi. Oo nga, si Arashi, tapos si Jay-Z. Ayan. Manjin. So, madami tayong kalukalay because we are all brothers and sisters. Yan. At habang pinag-uusapan natin yon, tayo po ay babalik na sa ating laban. Sumare-reset at nakikita natin na sinimulan na at itutuloy ng RRQ Akira habang may target yata dito ang side ng NIP Flash. Si Tekashi dito ay buhay pa rin habang si JPL magbibigay ng vision. Nakabang doon si Hades para sa retribution na kanyang gagawin habang si Zona tumawala ng Immortality ni si King. Open ang Lord ngayon. Ginamit na ang Ugo Shadow Kill. King is gonna be down. At dahil dyan, mukhang angat ngayon ng side ng NIP Flash pero lalaban pa rin na gamit ng Winter Crown. Tuloy ang laban para kay Sagan pero halos wala siyang buhay doon. At dahil dyan, si Gusta Lagusta ay kamuntihan ka nang makuha, magkakaroon ng shield. Sumayaw na! Unstoppable para sa kanila, pero patay pa rin. At dahil dyan, natitira na lang na buhay para sa RQ. Akira is gonna be Sagan and Luis. At unti-unti na nga ang nagtatower lock dito si Hades. At dahil dyan, NIP Flash. Makukuha nila itong ating laban with a sweep against the Brazilian team dito ng RRQ Akira. At sinigurado na nga ng NIP Flash na walang tiebreakers na magaganap sa Group A with that sweep against RRQ Akira. Naging dikit man ang laro, ang resulta ay nanatiling panalo para sa NIP. It's a 2-0 muli para dito sa NIP Flash. So, kahit nasubok man sila ng isang laro, eventually ang top 1 ay mapapasakamay nila pa rin. And of course, gusto nating bigyang pugay ang performance ng RRQ Akira pa rin dito.